Ngayon naman sa video na ito ay isa-isay natin inspect ang bawat parts. Natituturo ko din sa inyo kung paano malaman kung pwede pa ba bawal ng parts base sa specification na binigay ng Suzuki. Ang tools na kailangan natin pang inspect ay dial bore gauge, vernier caliper, outside micrometer, pillar gauge, plastic gauge, at marker. Advisable na kumpleto ka naman ngayon bago ka gumawa ng makina para sure kang pulido gawa mo. At maganda dyan na hindi mo lang yung magagamit para sa isang motor kasi kahit sa anong makina na gagawin mo, yung magagamit mo yan. So ngayon unahin natin i-check ang mga engine bearing. Dapat naikutan ng smooth at walang up and down play. Pero mas advisable dyan kung alam nyo nasa 50k na ang mileage ng motor nyo, palitan nyo na ang mga engine bearing para matibay at smooth ulit ang ilalim ng makina. Napaka-importante na pag magpapalit kayo ng engine bearing, dapat galing mismo sa brand ng motor mo para hindi kayo magkamali ng sukat. Dahil iba ang engine bearing sa ordinary bearing. Pag wala naman kayong mabilan na galing mismo sa manufacturer ng motor mo, sure nyo na lang na tama talaga ang sukat at galing sa kilalang brand ng bibili nyo. Tulad ng Koyo, SKF, NSK at Palm. At siguraduhin nyo walang rubber seal o steel seal kasi kailangan nyo madaluyan ang damit sa loob ng makina. Example itong Raider 150. Lahat ng engine bearing nito ay C3 bearing. Ang ibig sabihin ng C3 bearing ay mas malaki ang internal clearance niya compare sa ordinary bearing na walang nakalagay na C3. Kaya mas malaking internal clearance na bearing ang kailangan ilagay sa makina ay para sakto lang ang sukat ng bearing kapag uminit na. Pag umiinit kasi ang bakal, mas lalo itong lumalapad, kaya dapat may sapat na clearance ang bearing na para sa makina. Kumpara sa walang nakalagay na C3, maliit ang clearance nito kaya sisikip ito masyado kapag uminit na ang makina at lumapad na ang mga bakal. At base sa website ng Simple Bearings, dinesign talaga ang C3 bearing para sa mga kagamitan na umaabot ng 100 degrees Fahrenheit tulad ng makina. Ito nga pala ang engine bearing size ng Suzuki Raider 150. Sa magneto side, isang 6207 C3, dalawang 6204 C3 at isang 6002 C3. Sa clutch side naman, isang 63x28 C3, isang 6004 C3, isang 6204 C3, isang 6202 C3 at isang 6905 na hindi C3. Kaya hindi C3 bearing ang nilagay ng Suzuki dyan ay dahil hindi naman umiikot na mabilis ang bearing na yan. Umiikot lang yan tuwing magpapalit ka ng gear. Hindi yan katulad ng crankshaft at transmission na tuloy-tuloy ang ikot at umiinit ng sobra. Next na inspect natin ay ang crankshaft assembly. Napaka-importante na tama ang sukat at piyesa ng crankshaft kasi yan ang pinakasumasalo ng pressure ng makina. Kumbaga sa bahay, ang crankshaft ang first floor. Lahat ng pressure ng second at third floor katulad ng piston at cylinder valve sinasalo lahat ng first floor o yung tinatawag na crankshaft. Kaya dapat sa first floor pa lang matibay at tama agad ang mga piyesa kasi katulad sa bahay, pag bumigay ang first floor, madadamay ang second at third floor. Pati pag wala sa sukat at sira ang piyesa ng crankshaft, pwede itong pagmulan ng malakas na ingay at vibration ng makina na pwedeng makasira at makapagpababa din ng lifespan ng ibang piyesa. Unahin natin i-check ay kung okay pa ba ang connecting rod bearing. Kailangan walang up and down play ang connecting rod at walang ingay at madaling umikot. Pag hindi na ito naikot na maayos at meron itong up and down play katulad nito, kailangan na palitan ng connecting rod assembly. Kasi pag may up and down play yan, siguradong maingay ang makina at pwedeng tumama ang piston sa cylinder head at sa katagalan ay pwedeng mabasag ang piston at pwedeng maputol ang connecting rod. Next ay yung connecting rod side clearance. Ang recommended na sukat na binigay ng Suzuki dyan ay 0.10mm up to 0.45mm. Pag naman lumagpas ang clearance niya ng 1mm, either kailangan mo palitan yung connecting rod assembly o kailangan lang ipapress ulit yung crankshaft para lumiit yung connecting rod side clearance. Pag nagpapalit kayo ng connecting rod, huwag nyo kalimutan sabihin sa machine shop kung ano ang standard size ng pagitan ng crankshaft ng motor nyo. Example itong Raider 150. Ang recommended size ng pagitan ng crankshaft nito ay 52.99mm up to 53.01mm. Sunod naman ay check natin kung nasa tama pa ba ang runout ng crankshaft. Kailangan ma-check ang runout ng crankshaft para malaman kung naka-align pa ba o hindi na ang ikot ng crankshaft. Kasi pag hindi na naka-align ng ikot ng crankshaft, magkukos yan ng malakas na vibration ng makina. Example, pag wala sa align ng gulong ng sasakyan ng motor, nagkukos yan ng vibration. Katulad lang din yan ng crankshaft. Pag hindi naka-align, magkukos din yan ng malakas na vibration, pero mas malakas ang magiging vibration sa crankshaft pag hindi naka-align. Kasi ang average na ikot niyan sa motor ay nasa 4,000 to 8,000 per minute. Ang recommended runout nito ay 0 up to 0.07mm. Pag umabot ang pointer niyan sa 0.07mm, kailangan nyo na yung dalhin sa machine shop para ipa-align. Mas maliit na runout, mas maigi dahil mas less vibration. Kumbaga straight na straight ang ikot ng crankshaft katulad nito na halos 0.01 lang umabot yung pointer.
At pang last, check nyo kung tama pa ang inner diameter ng connecting rod small end. Ang recommended size nito ay 16.00mm up to 16.02mm. Pag umabot na yan ng 16.04mm, kailangan na yan palitan kasi pudpud na at mataas ang chance na mabasag ang piston dahil sa kakaalog. Next, check nyo kung malakas na ang alog ng clutch housing. Pag malakas na ang alog niyan, kailangan nyo na papalitan ng clutch housing spring o kaya bumili kayo ng bagong clutch housing assembly. Check nyo din kung may mga groove na yung clutch housing katulad nito. Pag meron na yung mga groove, kailangan nyo na palitan yung mismong clutch housing. Tapos check nyo din kung may mga bungi ang gear, kailangan nyo na din yan palitan pag meron yan mga bungi. Next, itong clutch lining. Ang recommended size nito ay 3.10mm hanggang 2.70mm. Pag bumaba na ito ng 2.70mm, kailangan na ito palitan dahil pudpud na at hindi na ito masyado kakapit. Example, tulad nitong lasing na to, kahit gano'n siya kabilis tumakbo, kung di man kumakapit yung sapatos niya, ibaliwala din. Katulad dito sa makina, kahit gano'n kalakas ang makina mo, kung hindi naman kumakapit ng maayos at pudpud na ang clutch lining, ibaliwala din. Kasi bago umandar ang motor o sasakyan, kailangan kumapit muna ang clutch. Next, itong mga clutch plate, check nyo kung pantay pa. Para malaman kung pantay pa ito, kailangan ilagay sa makinis at pantay na lamesa pagkatapos ay gagamitan ng pillar gauge. Ang recommended ng Suzuki at halos lahat ng brand, dapat hindi papasok ang 0.15mm pataas na sukat ng pillar gauge. So ito, example, pantay na pantay pa kasi kahit 0.04mm ay hindi napasok. Next, ang mga clutch spring. Ang standard na sukat nito ay 31.10mm hanggang 28.09mm. Pag bumaba yan ng 28.09mm, kailangan na yung palitan kasi hindi din masyado kakapit ang clutch pag malambot na sobra ang clutch spring. Kasi ang clutch spring ang nagtutulak sa mga clutch lining para magdikit at kumapit. Next, check nyo yung clutch release bearing kung okay pa tumikot na maayos. Pero ang advisable dyan, kung nasa 50k na ang mileage ng makina nyo, mas okay kung palitan nyo na yan kasi pag pangit na ang clutch release bearing, hindi na magiging smooth ang pag-engage at disengage ng clutch at pwede din mag-cause ng ingay. Ganon din sa timing chain assembly. Pag alam nyong malapit na o nasa 50k na ang mileage ng makina nyo, palitan nyo na din yung mga yan. Dahil pwede din yan pagmulan ng ingay ng makina pag luma na. Next, check nyo yung transmission gear kung matulis na at may mga bungi. Pag meron yan mga bungi at matutulis na, kailangan na yung palitan. Kasi pag nabungi ang gear sa loob ng makina, paniguradong mas maraming masisira. Next, yung gear shift fork to transmission groove clearance. Ang standard clearance niyan ay 0.01mm hanggang 0.03mm. Pag lumagpas yan ng 0.03mm, kailangan palitan nyo na yung gear shift fork. Next, check naman natin kung pantay pa ang cylinder block gamit ang pillar gauge at pantay na bakal tulad nitong micrometer o kaya ruler. Importante na pantay ang cylinder block kasi pag hindi yan pantay, pwede mag-leak ang combustion chamber. Pag nag-leak ang combustion chamber, pwedeng hindi umandar ang makina, umandar man pero mahina ang takbo, pwedeng maglabas ng usok sa pipe at pwedeng mag-cause ng oil leak. Ang recommended para sa halos lahat ng makina, dapat hindi papasok ang 0.05mm sa kahit saan pwesto. Pag pumasok ang 0.05mm, ibig sabihin kailangan nyo palitan ng cylinder block o kaya dalhin sa machine shop para ipare-surface. Alam na nila yan kung gaano karami ang babawasan para pumantay. Pero tandaan nyo, basta't nagpa-resurface kayo ng block, kailangan nyo magdagdag ng base gasket para hindi tumama ang piston sa head at bulb. Kasi pag pina-resurface nyo ang block, aangat ng onti ang piston kaya dapat magdagdag ng base gasket. Next naman, i-check natin itong bore kung may malalim na gasgas. Pag meron yan malalim na gasgas, kailangan nyo na yung palitan dahil hindi yan pwede ipa-rebore. Kasi nika-seal coated ang mga block ng Suzuki. Next, check naman natin kung nasa tamang sukat pa at kung bilog na bilog pa ang bore gamit ng dial bore gauge at outside micrometer. Ngayon, iset nyo muna ang outside micrometer sa sukat na binigay ng manufacturer ng motor nyo. Example, itong Raider 150. Ang standard size ng bore nito base sa Suzuki ay 62.00mm up to 62.06mm. Ngayon, iseset natin itong outside micrometer sa pinaka-standard na size. Yun ay 62.00mm. Pagkatapos ay isisiro naman natin ang dial bore gauge sa 62.00mm din. Pagkatapos ay susukatin nyo ang bore sa 6 na pwesto na dinadaanan ng piston ring. Tag-iisa sa upper, middle, lower ng thrust side at tag-iisa din sa upper, middle, lower ng piston pin side. Ang thrust side ay yung tinatamaan itong gilid ng piston o yung tinatawag na piston skirt.
At yung piston pin side naman ay kung saan nakatutok ang piston pin. I-back and forth nyo lang ang dial bore gauge at tignan nyo kung saan naabot yung pointer. Tulad nito, huminto sa 0.02 mm. Ibig sabihin, ang sukat nito ay 62.02 mm kasi nakaset ang dial bore gauge sa 62.00 mm. Bali, 62.00 mm plus 0.02 equals 62.02 mm. Sukatin na natin lahat. Unahin natin itong thrust side. Upper, 0.02 mm. Middle, 0.02 mm. Lower, 0.02 mm. Next, ang piston pin side naman. Upper, 0.02 mm. Middle, 0.02 mm. Lower, 0.02 mm. Bali, ang ibig sabihin, nasa tamang sukat at bilog na bilog pa ang bore kasi hindi lumagpas ng 62.10 mm sa lahat ng pwesto. Pag umabot na yan sa 62.10 mm, ibig sabihin, pud-pud na yan at kailangan na palitan. Sobrang importante na nasa tamang sukat pa yan kasi pag masyadong masikip ang bore, pwedeng mag-stack up ang piston pag uminit na ng uminit ang makina. Kasi pag painit ang bakal, pa-expand din ito ng pa-expand. Pag naman masyadong maluwag ang bore, siguradong maingay ang piston lalo na pag bagong andar na mas kilala sa tawag na piston slap. At sa katagalan na pag-alog ng piston sa bore, pwedeng mabasag ang piston at piston ring. Pwede din magbawas ng langis ang makina mo at may lalabas na usok sa exhaust pipe. Kaya advisable talagang gumamit ng proper tools pansukat kasi hindi mo talaga malalaman ang sukat niya nang tinitignan at tinawakan lang. Hayaan nyo, gagawa din ako ng video kung paano gamitin ang mga tools na to. Next, check natin itong piston kung nasa tamang sukat pa. Tandaan nyo, magkakaiba ang pwesto ng pagsukat ng piston depende sa size ng piston at brand ng motor. Itong Suzuki Raider 150 ang binigay ng engineer ng Suzuki, dapat sukatin ito 15 mm simula sa baba ng piston skirt. Then, markahan nyo para matandaan nyo kung saan nyo susukatin. Para naman masukat ito ng accurate, kailangan nyo gumamit ng outside micrometer pero pwede din kayo gumamit ng vernier caliper. Pagkatapos ay sukatin nyo na doon sa nilagay nyong palatandaan. So ito ang size nito ay 61.97 mm. Ibig sabihin na sa tamang sukat pa kasi ang standard size nito ay 61.99 mm hanggang 61.97 mm. Pag naman bumaba na ito ng 61.90 mm, kailangan niyang palitan. Katulad yan kanina sa sinabi ko tungkol sa bore. Pag masikip masyado ang piston sa bore, pwede itong mag-stack up at masira ang makina. Pag naman maluwag ang piston sa bore, aalog ito ng aalog na pwede makapagpaingay at makabasag ng piston at piston ring. Next, check naman natin ay sukat ng piston ring end gap gamit ang feeler gauge. Ang standard size nito para sa Raider 150 galing sa engineer ng Suzuki ay 0.10 mm up to 0.20 mm para sa first and second ring. Ibig sabihin, dapat pumasok ang 0.10 mm at hindi dapat papasok ang 0.20 mm pataas na sukat ng feeler gauge. Para masukat ito, ilagay nyo ang piston ring gamit ang piston para pantay ang pagkakalagay. Sukatin na natin. So ito, nasa tamang sukat pa kasi pumasok ang 0.10 mm pero hindi pumapasok ang 0.20 mm. Pag hindi pumasok ang 0.10 mm, kailangan nyo bawasan ng paunti-unti ang piston ring gamit ang piston ring filer hanggang sa makuha ang tamang sukat. Ituturo ko din sa inyo paano ang tamang paggamit nito sa susunod na video. Pag pumasok naman ang 0.20 mm, kailangan nyo na bumili ng bagong piston ring kasi pud-pud na yan. Lagi nyo tatandaan na ang sukat ng piston ring end gap ay nakadepende sa brand at sukat ng piston. Example, hindi mo pwedeng ilagay ang sukat ng piston ring end gap ng para sa Yamaha R3 sa Raider 150 dahil magkaiba ang sukat ng piston niyang dalawa. Sobrang importante na tama ang sukat ng piston ring end gap dahil gaya ng sabi ko kanina, ang bakal pag umiinit nag-expand. Kaya napaka-importante na tama ang sukat kasi pag masyadong maliit, pwede magdikit ang magkabilang dulo ng piston ring pag uminit na ang makina. Pag nagdikit ang magkabilang dulo niyan, isa lang ang pwedeng mangyari. Ang masira ang makina mo dahil mag-i-stack up at mababasag ang piston at piston ring. Pag sobrang laki naman ang piston ring end gap, tataas ang blow-by at papasok ang langis sa loob ng combustion chamber kaya may lalabas na usok sa exhaust pipe. At hihina ang takbo ng motor dahil pag masyadong malaki ang piston ring end gap, hihina ang kompresyon ng makina. Dahil ang isa sa nakakapagpabilis ng makina ay ang malakas na kompresyon ng makina. Next, check naman natin ay yung cylinder head. Unahin natin i-check kung pantay pa ang cylinder head. Katulad dito kanina sa cylinder block, dapat hindi din papasok ang 0.05 mm na sukat ng feeler gauge.
Pag pumasok, kailangan na yan ipa-resurface sa machine shop para pumantay ulit. Next, check natin na yung camshaft oil clearance gamit ang plastic gauge. Ang standard na sukat nito para sa Raider 150 ay 0.032mm up to 0.066mm. Para masukat ito, gugupit kayo ng onting plastic gauge at papatong nyo sa taas ng camshaft. Pagkatapos ay ilagay nyo ang camshaft holder at higpitan nyo ang bolts gamit ang torque wrench. Base sa Suzuki, kailangan higpitan ito ng 10 Newton meter. Pagtapos nyo higpitan, tanggalin nyo na ang camshaft holder, then tignan nyo kung anong kasukat niya dun sa papel ng plastic gauge. So ito, ang kasukat niya ay 0.038mm. Ibig sabihin, nasa tamang sukat pa ito kasi ang standard size na binigay ng Suzuki ay 0.032mm hanggang 0.066mm. Pag lumagpas yan ng 0.066mm, kailangan nyo na palitan ng cylinder head o kaya ang camshaft holder at camshaft. Depende kung ano sa tatlo ang napudpod. Importante na tama ang sukat niyan kasi pag lumagpas na sa standard ng sukat niyan, magkukos yan ng ingay dahil sa kakaalog ng camshaft. Next, check naman natin ay kung okay pa ba ang valve guide. Isang paraan para malaman kung okay pa ang valve guide, takpuan nyo ang dulo ng valve guide tapos hilahilahin nyo yung valve. Pag bumabalik-balik yung valve at natunog pag inihila tulad nito, ibig sabihin okay pa yan. Pag naman hindi bumabalik at walang tunog tulad nitong binili kong sirang cylinder head, ibig sabihin, kailangan nyo na papalitan ng valve guide sa machine shop. Importante na okay pa ang valve guide kasi pag masyadong maluwag ang valve guide, magkukos yan ng ingay at pwedeng mag-usok kahit pa bago ang pinalit yung valve seal. Next, check naman natin kung okay pa ang mga valve. Unahin natin itong valve face. Ang standard size nito ay 0.80mm hanggang 0.60mm. I-check natin gamit ang vernier caliper. 0.73mm, 0.73mm, 0.74mm, at 0.75mm. Ibig sabihin, nasa tamang sukat pa yung lahat. Pero pag bumaba na ng 0.50mm ang sukat niyan, kailangan na yung palitan dahil pwede yung mabasag sa katagalan. Next, yung valve stem. Ang standard size niyan para sa dalawang intake valve ay 4.47mm. At para naman sa dalawang exhaust valve ay 4.45mm. Pag bumaba na yung mga yan ng 4.3mm, kailangan na yung palitan. Dahil pwede din umusok at umingay ang makina pagpudpud na yung mga valve. Next, check naman natin kung okay pa ang lapad at kung pantay pa ang valve seat. Para masukat ito, lagyan nyo ng marker ang mga valve seat. Then ikutin nyo ng mga 1 minuto. Ang standard na sukat nito ay 1.10mm hanggang 0.90mm. Pero pag bumaba na yan ng 0.50mm, kailangan nyo na yan dalhin sa machine shop para ipabalik sa standard size ang valve seat. At check nyo yung valve seat kung pantay pa. Dapat walang matirang marker dyan sa pabilog. Para masure ka kung pantay pa ang valve seat, ikabit mo yung valve spring tapos lagyan mo ng gas yung butas ng port. Pag may tumulong gas, ibig sabihin kailangan mo ilapin yung valve seat para pumantay. Importante na pantay ang valve seat para hindi mag-leak ang gas at hangin. Dahil pag nag-leak yan, pwedeng hindi umandar ang makina, umandar man pero mabagal ang makina, at pwedeng hindi mag-idle ng maayos. Next, check nyo yung valve spring kung nasa tamang sukat pa. Ang standard size niyan ay 38.25mm hanggang 36.35mm.
Pag bumaba na yan ng 36.35mm, ibig sabihin malambot na yan, kaya dapat palitan na yan para maiwasan ang valve float. Ganito ang mangyayari pag malambot at pasira na ang valve spring. Tumatalbog ang valve imbis na hindi dapat. Pag tuloy-tuloy na nagba-valve float, pwedeng magbanggaan ang valve at piston. Pag nagbanggaan ang valve at piston, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Isa, pwedeng mabaluktot lang ang valve kung maswerte ka. Pangalawa, pwedeng maputol ang valve. Pag naputol ang valve, siguradong sira din ang piston at iba pang parts. Kaya importanteng nasa tamang sukat at tigas ang valve spring para maiwasan ang valve float. Next, punasan niyo ulit yung mga parts ng cylinder head para sure na walang dumi. Pagkatapos ay palitan niyo na yung mga valve seal. Tandaan niyo, basta't nagbaklas kayo ng makina, advisable na palitan niyo na yung mga valve seal. Para sure kayo palagi na pulido ang gawa niyo. Pag kasi sira na ang valve seal, siguradong maglalabas ng usok ang motor niyo. Next, lagyan niyo na ng oil ang mga valve stem at ikabit niyo na. Then, lagyan niyo na yung mga valve spring. Lagi niyo tatandaan na ang paglagay ng valve spring, dapat nasa ilalim yung magkakadikit na ikot at nasa taas naman yung hindi magkakadikit na ikot. Then ikabit nyo na ang valve lock gamit ang valve spring compressor. May ibang paraan ng pagkabit ng valve lock pero mas magandang gumamit ng proper tool katulad yan para mabilis at pulido ang gawa nyo. At isa pa, magandang matuto agad kayo gumamit ng mga proper tools kung balak nyo mag-apply sa mga kilalang kumpanya. Dahil kailangan marunong kang gumamit ng proper tools doon. Next, ikabit nyo na ang bucket shim base sa nilagay nyong palatandaan. Bawal yan magkapalit-palit dahil magkakaiba ang sukat nyan. Kaya dapat lagyan nyo yan ng palatandaan bago nyo tanggalin. Pagkatapos ay sukatin nyo na ang valve clearance ng exhaust side at intake side base sa binigay na sukat ng Suzuki. Ang exhaust side ay sa kaliwa. At ang intake side naman ay sa kanan. Ang standard clearance nito sa exhaust side ay 0.20mm hanggang 0.30mm. Ibig sabihin, dapat pumasok ang 0.20mm pero hindi dapat papasok ang 0.30mm pataas. Sukatin na natin. mm pumasok. mm hindi pumasok. Ibig sabihin, nasa standard size pa itong exhaust side, kaya okay pa ito. Next, ang intake side. Ang standard size naman para sa intake side ay 0.10mm hanggang 0.20mm. Ibig sabihin, dapat pumasok ang 0.10mm pero hindi dapat papasok ang 0.20mm pataas. Sukatin na din natin. 0.10mm pumasok. 0.20mm hindi pumasok. Ibig sabihin, nasa standard size din pa itong intake side, kaya okay din pa ito. Kung sakaling hindi pumapasok ang standard clearance, kailangan yung bawasan ng valve shim gamit ang liya hanggang sa pumasok ang standard valve clearance. Pag naman lumagpas sa standard size ang valve clearance, ibig sabihin, kailangan nyo nang bumili ng mas malaking valve shim. Abangan nyo yung gagawin kong video kung paano malaman kung anong size ang bibili yung valve shim para bumalik sa standard size ang valve clearance. Hindi kasi pare-pareho ang sukat ng valve shim na pwede mong mabili. Importante kasi na nasa tamang sukat ang valve clearance. Kasi pag masyadong maliit ang valve clearance, pwedeng hindi mag-start o mahirap mapastart ang makina. At pwede din hindi mag-idle o mag-minor na maayos. Pag sobrang laki naman ang valve clearance, maingay ang makina at bababa ang lifespan ng ibang parts ng cylinder head.